ka mamamatay. Kapag hindi mo magagamit ng tama, napansinin nyo, anong sa palagay ninyo ang pinakamaraming tinanggap ng pangdaraya ng bansa sa buong mundo? Yung panahon na hindi basta nagiging bisyero, hindi sila sikat sa kanilang kahibangan. Noong naging bisyero sila, natutusan na doon sa ilalim ng bisyero, ay ano po niyo ang buong. Ang doon at mga black hole na tinatawag. Alam nga rin yung black hole. Lamis. Lamis. No? Yung mga nandiyan sa Middle East, that the Middle East was once a dense forest. Pag sinabing dense forest, mahaba na ang forest yan. Pero bakit ngayon ay naging ilam? No? God has His own ways. Marami silang mga kasalanan ginawa. Kaya nawala yung mga kayamanan nila. Pero hindi sila pinabayaan ng Diyos. Bakit? Nagkaroon ng anak na galing sa sinagunan ni Abraham. Abraham. Pangalan? Ismael. Ismael. At ito ay pinagpala ng ama. At sila ay silang pag-ina ay nabuhay na sila ay api-api lang kasi. Kaya meron sa pakikita ng mga ginagawa ang Diyos na hindi masyadong napag-uusapan. Okay? Pero higit yung ginawa ng Diyos nung ikaw ay sinanggol niya. Amen. Amen? Amen. Nung ikaw ay sinanggol niya, napasanggol ka hanggang ngayon sa pagtubos ng Diyos. Yung mga sumpa noon ay tinanggal niya, tinubos niya at pinanta ng mga biyaya. Pero nung pinanta ng biyaya, hindi niya tinanggal yung mga pamamaraan na dapat lang isaguhin. Amen. Kung ikaw ay isang Chino, you are not required na magbayad ng buwis sa Pilipinas. No? Hanggang ikaw ay hindi pa nag-i-isip ng Pilipinas. Pero may mga right and privileges na hindi mo magagampanan. Ang tulad ng mga Chino na hindi mo sila mga Pilipino citizen, hindi sila pwede bumoto. Kaya lang sila bumoto kapag meron mo silang right. Katulad mo, kung ikaw ay hindi born again, praise God, hindi ka po pwede makatumakot sa ama ng ama namin. Hindi. Diyos ni Abraham. Kaya kung hanggang ngayon eh, nananalangin kang Diyos ni Abraham, no? Diyos ni Isaac, malamang hindi ka pa born again. Gusto ko na, baka ako ay born again, pero gusto ko na magpa-impress na marami kang alam tungkol sa Bible. Pero that is speaking about the truth. Because the truth is, si Jesus mismo ang nagsalin na sa iyo. Kung kayo mananalangin, sabihin, mananalangin kayo ng ganito, Ama namin. At ito yung dahilan kung bakit, isa sa mga dahilan kung bakit si Jesus ay pinagkilita ng mga Hudyo. Nung tinawag niya yung Diyos, pati yung Diyos na mga Hudyo, ng Ama. Kasi para sa kanila, kaya tinawag mo yung Diyos ng Ama, pinapatay mo yung Diyos na kanila. Sa kanya. Kaya nagalit sila, blasphemy. Nagalit sila at puso siyang patayin. Pero may mga Kristiyano na they love to pray na Diyos ni Abraham, tama ba yun? Meron tama ng Lord. Pero it does not apply to you. Amen? Yung Diyos ni Abraham, wala pagkaugnayan si Abraham bilang anak. He was God's best friend. Amen? Si Abraham. Pero hindi siya binigyan ng title na anak ng Diyos. Sino ba yung binigyan ng title na anak ng Diyos? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Kaya binigay niya ang kanyang ano? Bugtong na anak. Bugtong means isa lang. Yes, bigat. Na anak. Amen.
upang ang sino man sa kanya sumampalataya, pag sumampalataya ko sa kanya, nasa sangkot ka. No? Hindi ka na makapahamak kung ito kung magkakaroon marang buhay na wala rin na. Bakit? Kasi ang pangako, yung mga sasampalataya kay Jesus at doon sa kanyang mga salita ay tinatawag, binibigyan sila ng kapangyarihan maging anak ng Diyos. Hindi sila binigyan ng authority o ng isang lisensya para maging anak ng Diyos. Kundi kapangyarihan, magagamit mo yung kapangyarihan yun dahil sa ikaw ay Diyos pagkatawag sa iyo. Amen? Kaya makikinig ninyo, minsan yung mga nag-preach, sabi sa akin ng Diyos. Pero kayo mga nagsasabi-sabi sa iyo ng Diyos, be sure na talagang sinabi sa iyo ng Diyos. Kasi baka mamaya hindi naman sinabi, gagawin pa siyong maling ng Diyos. Meron akong mga pinagsabihan ganyan. Kasi nagtayo siya ng tanong ng sarili niyang negosyo. Pagkatapos sabi niya, nagtaputok pa rin. Sabi sa akin kasi ng Diyos, eh yung kanyang negosyo wala tumukin. Sabi ba kala ko sinabi ng Diyos siya? Eh pala, siya akala, yung sinabi niya, yung inisip niya, sinabi ng Panginoon. Pag sinabi mo, kung ano ba ba sinabi ko, bibig? Ano sinabi ko? Pag wala akong pinanganap ko sa'yo, wala kang pinipayin dahil sa akin. Kaya tinuturo natin sa panalangin ay yung panalangin mo galing sa Diyos. Huwag yung galing sa ila. Amen? Kaya nga, ang Bible ay very particular doon sa panalangin. Sabi niya, hilingin ninyo sa akin. Hilingin ninyo. Ito iutos mo sa akin. Alin, ang mga bagay para sa kinabukasan ng ating mga anak. No? Para doon sa mga pinaplan mo. Para doon sa mga susunod sa akin. Sino ba doon sa mga tao na ang pinanakuha ko lang galing sa aking world of finance? Amen? Kaya doon sa chapter 9, at chapter 6, verse 9, ng Matthew, ano nakalagay doon? When you pray, after this manner, therefore, pray ye. Sabi ni Jesus, kapag kayo mananalangin ganito, hindi, sabi niya, when you pray, hindi niya sinabi, if you pray, kasi you are expected to pray. Yes, yes. You are not a Christian if you do not pray. Sino dito ang Christian siya? Akala niya Christian siya pero hindi siya nag-pray. Sino dito ang Christian pagka nag-pray, pagpalaya ko ako, Lord, hallelujah, thank you, Lord. Ganun nag-agad. Kaya, pagka natulog siya, amen. Pagka-gising, hallelujah. Yun na lang. No? Ayaw niya nang makipag-usap sa tatay niya. O paano ka naging anak? Ayaw niya nang makipag-usap sa tatay niya. One of the favorite people na gusto ko kausap nung araw ay ang tatay niya. Especially when I was not yet politicized. Di ba kung nagkakaroon ng political inclination, gusto ko sa kong kausap yung tatay ko. Para sa akin, bilang-bilang yung tatay ko. Marami siyang kwento bago ako matulog. Kasi katabi ko siya. When I was young, no? Bago ako matulog, kinikwento ako niyan. Mga kwento nila doon sa mga folklore nila. Tapos yung mga iba nakakatawa. Hanggang ngayon, tanda-tanda ako yung mga nakakatawa niya yung banda. Ay, yung mga kwento. Marami sa mga kinikwento na mga kinikwento ko rin. Kaya natatanda ko yung kinikwento ko rin. Yung sa eskwela namin. He was one of my favorite people na nausap ko. Bakit? Maraming kong nalalaman sa kanya. Araw, ang alam niya, yung mga barrio sa Kimbilin, doon sa bayan ng Trabe, there are 25 barrios naman. 25 barrios. It wasn't called barangays. Barrio, tawag doon. Kaya yung mga leader ko, ay mga kapitan del barrio. No? Inyete del barrio.
Ngayon, noong ganun, noong ako nag-aaral, so it was 25 barrels yung aming tank. Pero nung ako'y umusa, ay sunod na ako, tabago. Ay hindi, pero hindi ko sinabi sa akin kung mali yung ano, hindi mo yung kasi yung gross. Kaya nung ipinahawag sa akin ng isang samahan ng mga parang ng mga bisya at mga pastor ang buong kapitin para ito yung maging bisya. Pinag-aralan ko yung mga towns, how many towns and cities are there yung kapitin. I found out na may mga towns na ibang nakaka-intriga yung kanilang mga ano, mga kasaysayan. Katulad ng kasaysayan doon sa taas ng Nyo. Amen. No? Dalawang beses na palit ang pangalan nyo. Yung Biden, dati ng pangalan nyo, nung tumating yung mga Kastila, bakit naging Biden? What, do you know the meaning of Biden? Guns. No? Magsayaw eh. Biden. So yung mga tao doon, mahilig sila sa sayang. So, later on, pinantan, naging Emilio Aguinaldo ang pangalan. Pero hindi pumatok kay Emilio Aguinaldo kasi hindi maganda yung kasaysayan ng pangalan ni Emilio Aguinaldo doon sa lugar na yun. So, binalik sa Baliwen. Tapos, yung ano, yung nasa ibaba, dati nilang kasama yung Baliwen, yung Magallanes. Dati, ang nalang napakalaman ko doon sa lola ni Pastor Esther na yung Magallanes eh bahagi ng Marabundol. At yung Marabundol ay bahagi ng Kansa, Unay, Nay. Okay. So, nakita ko na it is increasing and keep on changing. Amen? Praise God. So, may mga pagbabago at ikaw ay dapat na sumunod at ikaw ay makipag-cope up doon sa pagbabago. Otherwise, mapag-ibig mo lang ka. Amen? Katulad ng pananalangin, dati natin kung bulong-bulong tayo sa pananalangin, di ba? Para tayo naging ipag-usap sa Pilipinas. No? Noong natutunan ko na pwede ko kinakas yung pananalangin, pansin ko na ano yung pang ang Diyos gusto niya patakas yung pananalangin mo. Para lang sabihin, hindi mo siya kinakaya at saka meron kang pasigurado na sasagutin ka. Kaya kung manalangin kami ni Pastor Don noong araw, doon sa may ilalim ng puno mga kaya, hindi mo ginagawa sa subibisyon niya. Kami dalalay ka doon sa partner sa pag-pray. Sumisigaw kami. Hindi naman bigay ng Diyos, no? Pero pinapakita namin na nananampalataya kami. Meron gagawin. Maski na naman kapag kayong mananalangin ng kapapalayas ng ulan, yung magpapatigil ng ulan. Hindi ako nananalangin ng... Kasi baka, na, yung iniisip ko baka mapagya ako. Baka hindi tumigil. Hindi! Sumisigaw ako, ulan! Tumigil ka! Sa pangalan ni Jesus. Right now! Kaya nga sa sinabihan ako lang isa sa mga pastor dito ng alam. Pastor, bakit pinatitigil yung una ngayon, hindi mo sinasabing talaga na. Kasi nakita mo sa Bible. Ang paano nirinig ng mga disciples nun si Jesus, pinatigil niya yung bagyo doon sa plaka. Kung pagunod lang, pwede isip niya na. Hindi ba nirinig yun? Paano kaya ang ginawa ni Josue nung patikilin niya yung araw. No? Alam niyo, maraming mga, ano yung maraming kawirtuhan kapag ka pinag-aralan mo yung Bible, sasabihin mo, ang weird naman ito, parang ano ito, parang magic. Pero maraming mga ganon.
Kaya kapatid, huwag mong isara ang utak mo doon sa mga himala. Meron mong kaibigan na ayaw gusto makasama tungkol sa mga pagtuturo sa Bible. Nagtuturo siya ng Bible pero ayaw niyong maniwala sa himala. Pag ikaw ay nagtuturo ng Bible, baka dapat maging open ka sa himala. Baka mamaya yung asawa mo na asar na asar sa'yo ay maghimala at mahalin ka. Amen? Dapat maniwala ka sa himala. Me, I shout that I believe in miracles. Because my life is a daily miracle. Kapag pinaniwala mo that your life is daily miracle, it means to say that you are connected to the one who does the miracles daily. Amen? So lagi kong iniisip na ako ay merong himala. Yung iba, hindi sila nag-iisip ng himala. Huwag lang hinala. No, nag-ihinala. Kami pa kayo kung sa ako. Matingnan na yung kanyang cellphone. Baka nakatayos. Pinakialam yung cellphone, no? Nagpagkatapos, itama-tama, may mga nag-text ko. Kapag ay pagkaganyan ang ginawa ko, sama na yung loob lang yung hinahari. Hindi tigilan mo yan pag makinala yung hindi ka naman sikreta. Kung ikaw ay sikreta, yan pwede ka makinala na makinala. Pero kung ikaw ay Kristiyano, lalo na kung pastor ka, hindi. Tingnan mo at ilinin mo sa Panginoon ay pakita ng Diyos sa iyo kung ano ang mga tunay na nangyayari. Sasabihin sa iyo ng Panginoon. Kasi konektado ka. Amen? Amen. Okay. So, papasok mo tayo. Pwede na ba pumasok?